Hello mga manay, ako po muli ang inyong madiskarting nanay at ngayong araw na to ay magluluto tayo ng napakabilis in just 9 minutes. Meron ka ng napaka-healthy, napakasarap na simpleng chop suey na pwede ninyong ihain sa inyong mga mahal sa buhay. Kaya tara na at tinang simulan, ipapakita ko sa inyo mga sangkap na ating kakailanganin. So narito po yung ating mga sangkap para sa ating simpleng chop suey. So hindi ko siya matatawag na espesyal dahil kulang-kulang yung ating gulay. Pero masasabi kong masarap at magugustuhan ng inyong pamilya. So meron tayong pechay bagyo, repolyo, meron tayong sayote, carrots, green bell pepper, pwede nyong haluan ng red, yellow bell pepper para mas makulay ang inyong chop suey. Meron tayong broccoli. Ngayon, kung meron kayong makitang cauliflower, chicharo, at baby corn, mas masarap kapag meron nun. At syempre, yung ating wagyu beans. So, yan yung gulay na gagamitin natin para sa ating chop suey. Ngayon, ang aking gagamiting pangsahog ay atay ng manok. So, ito po ay optional. Pwede kayong gumamit ng atay ng baboy, karne ng baboy, manok, pwede rin po ang hipon. So, nasa inyo kung anong gusto nyong isahog. At ang ating panggisa, meron tayong bawang, sibuyas, pamintang durog, at ang ating pampalasa, meron tayong oyster sauce. At hindi mawawala ang ating pampalapot na cornstarch. At ang isa sa nagpapasarap ng aking simpleng chop suey na pwede ninyong itry, ang shrimpilicious na crispy shrimp heads. Sa totoo po, ito po ay pinapapak talaga. Pwedeng pampulutan kung mahilig kang mag-inom. Pwede ring pang snacks habang nanonood ka ng TV. Pwede ring pang travel. Ang kagandahan po rito, talagang ang lutong niya. Tapos, tinry ko siya sa gisadong sayote. Ang sarap. At pwede mo siyang i-stack. Tapos, ilagay nyo sa mga gulay na nais ninyo para mas lalong sumarap. So, maglalagay po ako nito konti lang. Ngayon, sa mga magtatanong saan po ito nabibili, i-check nyo lamang po sa Lazada at sa kanilang FB page, Shrimpilicious. Marami po kayong makikita na items nila na pwede nyong itry at subukan sa inyong mga panluto na mas mapapasarap ng kanilang mga produkto. So, tara na atin ang umpisahan. Kailangan natin magpainit ng ating pan at mantika para magisa ang ating bawang at sibuyas. So, unahin natin igisa yung ating bawang. Tapos, isunod ang ating sibuyas. So, pagkatapos natin magisa, isunod natin ang atay ng manok. Mag-inip lang po natin. Huwag natin i-overcook yung ating atay ng manok para masarap pa rin at hindi siya maging matigas. Andun pa rin yung ninamnam ng ating atay. Pagkatapos ay ilagay na po natin ang pamintang durog. So, sa chop suey po, ayoko nang overcook yung gulay. Gusto ko po malutong. Then, yung ating oyster sauce para kumapit sa ating atay ng manok. Ayan. So, pwede pa kayo magdagdag ng pampalasa na nais ninyo. Haluin lang po natin at hayaan lang po natin ng 1 minute bago tayo maglagay ng gulay. So, yan, after 1 minute, ang una ko pong nilalagay na gulay ay yung matitigas, katulad ng sayote. Ayan. Tapos, yung ating carrots. Sabay-sabay na po yan. Kasi yung matagal lumambot. Then, imix lang po natin. Tapos, dun sa mga natitirang gulay, yun po yung pinanghuhuli ko kasi para malutong. Masarap po kasi sa chop suey yung manamis-namis yung gulay. Ayan. So, hayaan lamang po natin yan ng 2 minutes bago natin ilagay yung natitirang gulay natin. So, ayan. Pagkalipas ng 2 minuto, pwede na po natin ilagay yung ating mga natitirang gulay gaya ng wagyu beans. Ayan.
yung ating broccoli, tapos yung ating green bell pepper. Tapos i-mix lang po ulit natin. So mapapansin niyo hindi ko pa nilagay yung ating pechay bagyo at yung repolyo kasi yun yung pinakamadaling maluto. Yan. Maganda po kasi sa chapsuy yung ganito, yung half cook lang siya. So yun po ay optional ha. Meron po kasi gusto nila lutong-luto pero ako gusto ko malutong yung gulay. Yan. So hayaan lang po natin yan ng another 3 minutes. At huwag niyo pong tatakpan ha para po mag-maintain yung kanyang pagka-green ng inyong gulay. So kung mapapansin niyo kung nagtatakip po kayo ng gulay, magiging malanta po yung inyong mga gulay. Nagiging para siyang brown. Pero kapag hindi niyo tatakpan, nananatili yung kanyang pagka-green at sustansya ng ating mga gulay. Kaya mas maganda na huwag niyo pong tatakpan kapag nagluluto kayo ng mga gisadong gulay. So yan, hintayin po natin siya ng another 3 minutes. So ayan, pagkalipas ng 3 minutes, ilalagay na po natin ang pechay bagyo at repolyo. So madali lang po talagang lutuin ang chapsuy. Ayan, marami na nga po ito. Pero saglit lang po. Masarap siya papakin kahit walang kanin. Tapos haluin po natin. So kung magtatanong kayo bakit hindi tayo naglagay ng tubig, hindi na po natin kailangan maglagay ng tubig kasi kusa pong nagtutubig ang ating mga gulay. Ayan. So once na nahalo na po, ito na yung ating cornstarch. So tinunaw ko siya sa 1/4 cup ng tubig. Then ilalagay po natin yan para lumapot yung ating chapsuy. Pagkatapos ay maglalagay na rin tayo ng Shrimpilicious na crispy head. Ito po ay ready to eat na. Kumbaga para siyang chicharon. Napakalutong. So pwede kayo maglagay ng ilang piraso. Depende yan sa nais ninyo ilagay. Kaya hindi na po ako naglagay ng asin dahil templado na po itong ating crispy head na Shrimpilicious. Yan, haluin lang po natin. Pero kung sa inyo eh matabang pa, pwede kayong maglagay ng patis o asin. So yan, kita ninyo, napakaganda ng kulay ng ating chapsuy. So pwede kayong mag-add ng toyo kung gusto nyong mas dumagdag yung kanyang kulay. Haluin, tapos hayaan lang po ito ng 3 minutes at pwede nang i-serve ang ating simpleng chapsuy. So ito na po ang ating napakadali after 9 minutes sa kabuuang pagluluto natin ng chapsuy. Meron ka nang pwedeng ihain sa iyong mga mahal sa buhay at syempre pwede mo rin itong ipanghanda sa kahit anong uri ng okasyon. So ito na po ang ating napakadali at napakasarap na simpleng chapsuy at sana ay masubukan niyo at maihain sa inyong mga mahal sa buhay. Muli ako po ang inyong madiskarteng nanay at kung nagustuhan mo itong aking video na to, please don't forget to subscribe and click the bell button para updated sa mga recipe ang ibabahagi ko pa. So kita-kita po tayo sa susunod. Paalam!